Abangan natin. Wait lang. Wait lang. Ayusin lang natin. Yun, meron muna tayong transition. Hindi talaga. Geek fam, ito ay Malaysia-based squad. Pero meron silang dalawang imports. Una si Velo mula sa Korea, sa MVP Phoenix dati. At si Tihi na tropa natin dito sa Pilipinas. Ang Pilipino yan dati, si Tihi. Eh dati. Ngayon, Pilipino yan pero nasa Malaysian-based team siya. Na Geek fam. At ang TNC, syempre, world champion lang naman. World champion lang naman ang WESG. World Electronic Sports Games. Winning yun nga, 39.5 million pesos. Kayo mga kaibigan, Ogre Magi. Lapit ko yung mukha ko doon. Ay, yun na. Kamukha ba? Hindi, chill lang tayo dyan. Okay. Ano ba pansin ko ngayon sa Southeast Asia na tournaments? Hindi masyado nagagamit si Pitlord. Si Underlord. I'm sorry, kasi, si Underlord pala. Kasi sa... doon sa ibang yung sa Dota Pit, which is it is an international event, sobrang gamit na gamit yung Underlord, tapos first pick, either first pick siya or first ban, so sobrang high commodity kumbaga si Underlord kasi napaka-imba kasi noon. Pero ito kasi sinasabi natin diyan na hindi lahat ng meta pare-pareho for all regions. Tingnan niyo sa Southeast Asia, ito pa rin yung nakikita natin, lumang tugtugin ng 6.88 Luna, SD, Slardar, Ogre, yung parang yung madalas natin nakikita. Baka hindi pa sila na, wala pa silang bago, kumbaga, na input dito sa meta natin. And, hindi mo naman sila ma-blame dito. They want to be comfortable with their picks. Although, TNC, nakausap ko kasi ito, na-interview ko sila, ang gusto daw nilang gawin, ang ano goals daw nila. Pina-shoutout mo ba kami? Oh, syempre. Baka naman marinig, di ba? Para marinig. Pero, ang sabi nila, isa sa mga improve nila definitely after their WESG win is to increase their hero pool. Mm-hmm. Parang kasi ang una nila kasing tinarget na improve yung disiplina daw. Nakita naman natin sobrang disiplinado as compared sa ibang Pinoy teams yung TNC. Ang next daw sa step nila is to improve their hero pool. Kasi so yun nga kasi ang sinasabi natin talaga TNC is one of those teams na medyo mababa yung hero pool eh. Pero at least magaling sila kung execution perfect. Swabe sa nila. Hero pool nila na maliit. Mm-mm. Sobrang perfect ng execution nila. So yun yung gustong-gusto natin kapag, dito sa kapag may sa kapag maganda yung mga hero nila na nagamit, talagang malakas sila. Pero daw sabi nila para daw yun yung improvement nila, get more heroes. And Pudge is the ito na naman Rubik Pudge ang makikita natin from Geek Fam. Parang tinry ito ng execration kanina, hindi nag-work. Pero alam natin kasi ito, pinauso to ng Faceless na Rubik, telekinesis into hook, very remaining. Strong early game pick off potential para sa Geek Fam. Geek Fam dito getting the Pudge. So, for Filipino teams, tingin mo ba, ito ah, is it safe to say na hindi nag-work ang Pudge pick sa Filipino teams? Kasi ang Geek Fam napapagana nila. Faceless na papagana nila. Oh. Ang Mineski, sinubukan nila paganahin yan, hindi gumana sa kanila. Execration kanina, sinubukan nila. That's true. Kaya ba sa chat, tingin nyo, gumagana ba sa atin ang Pudge pick? Gusto ko kasi sana sabihin na hindi siya gagana sa mga passive na heat na teams. Katulad ng TNC for example, medyo passive sila. Pero ang, alam kasi, Mineski at Execration, ito yung, Execration medyo passive din yan sa laning phase, farming type din sila eh. Pero yung Mineski kasi aggressive eh. So, siguro talagang hindi sila nagamit pa, hindi pa nila nagamit masyado yung strategy na yun. Kaya hindi rin nag-work for Execration at TNC. Kung titignan mo ah, for TNC dito, looking at their draft, medyo all in sa right click to eh, physical damage. Yeah. Tingin mo ba, Geek Fam dito, may space pa yung draft nila for an Omni Knight? Well, ginagamit si Omni Knight in the offlane at support. Pwede alam siya naman natin yun. Pwedeng-pwede siya dito. Pwede kasi ginagamit ang Omni Knight kapag melee yung heroes, yung pag melee oriented kayo, or yung it's either kayo or yung kalaban nyo. Pero offlane na yung Legion Commander dito eh. So okay lang din. Yeah, I guess. Tricky. And Legion Commander, very tanky hero at the start of the game. He can survive. He can be the tool for them to survive yung Slardar and Vengeful Spirit ng TNC. Remaining. Lalo na meron siya nung overwhelming odds. Pero, ay, press the attack. Actually, ang ganda nung binibigay na drafting sa atin, na drafting option sa atin ng chat. Ang sinasabi nila dito, for TNC daw, okay daw sila ditong mag-Lone Druid.
At unang-una, kung iisipin mo na may loan through with, napakalayo ng range. Tandaan mo, ano ata yun, 100 attack range plus 100 attack range at level 10. Mm-mm. As early as level 10. So, ibig sabihin, kapag meron kang Dragon Lance, plus 250. Yeah. So, ibig sabihin, nasa range ka na din ni Sniper. Nasa range ka na rin ng Sniper without the Dragon Lance. But the choice for TNC here is the Shadow Fiend. Decent core against the Luna. Kasi he can shut down the illusions with his raises. And he can burst down that Legion Commander with a Requiem. Pwede na rin. Although, ang takot ko dito kasi Pudge. Pwede siya ma-dismember dito easily. And hook, again, hook. Telekinesis into hook. Pwedeng ma-caught off guard yung Shadowfin. Then again, meron naman silang Vengeful Spirit for the defensive swap. So, I guess, TNC medyo covered naman yung bases nila dito. Pero dito, TNC getting the Shadowfin. So, titingnan natin kung papasok pa sila dun sa realm ng Oso. Pero naban ng Oso na dito. Naban na yung Druid. Kasi pwedeng-pwede talaga pwedeng eh. In naman. Terms of attack damage, yung bear, kahit hindi na siya nilalagyan ng ano ngayon, hindi na siya nilalagyan ng items, boots na lang. Mm-hmm. Sobrang ganda pa rin kasi isipin mo yung Vengeful Spirit na Vengeful Aura. Kumakalat din sa kanya. The Bloodlust is there. Mas madaming kalmot, mas maraming chances to root para lang yung ano. Dangle. Para lang yung nagpasa ka ng entry. More chances of winning mga besi. Pero ito, yeah. TNC Pro Team, we're waiting for their last ban. For Geek Fam, ano ba? Tingin mo dito, mid na lang ang kulang mid nila dito. Mid na lang yung kulang nila dito. So, I think they could ban out something like an Ember Spirit na sobrang magka-counter din sa Shadow Fiend. Or maybe ban Invoker din. Although, I think naghanap sila ng burst eh. So, OD. OD, sige. I think ang inisip ng TNC Pro Team dito, naghanap ng burst yung Geek Fam para mapatay nila during the duel duration. Although Invoker and both Invoker and Ember Spirit are prime candidates, mas natakot sila dito sa Outworld Devourer na pwedeng mapa-shutdown ng illusions din. Ano kasi, isang point din na kailangan mo tignan dyan is nakakatakot din na naman talaga yung Sunstrike ni Invoker pag sinamahan mo siya ng duel or ng bite o ng dismember. So, pwedeng-pwede talaga pwede dito. Pwede mag-invoker ang Geek Fam dito. Tingin mo, magiging masaya ba dito si Rubik? Tingnan mo yung, ano, yung lineup na itong side ng ano. Actually, ang maganda lang makuha dyan is yung, ano eh, Bloodlust. Yung Slytherin Crush. Pangit yung Ignite kasi, ano, short range yun eh. Yung Amplify. Yung Shadow Fiend na Requiem, pwede din. Yun, yung Requiem. And Omnislash, of course. And that Blade Fury for added survivability. Well, Healing Word maganda din pala. Healing Word din is also good. So, especially with the Legion Commander pouch. Strength type heroes na mas gusto ang long drawn out games. And kapag ginamit niya kasi yung Healing Ward in conjunction with the Rat, permarat yun eh, di ba? Shoutout sa'yo, GG Carlol. Ay, nako. So, huwag yung kasi pansinin yung buho ko. Nagpagupit ako dahil nag-champion yung team ko kahapon. Huwag kayong ano, huwag kang hater. Pero I think Ember Spirit Invoker, ito na yung mga prime candidates for Geek Fam to pick. Actually, pwede nga. Isipin mo, Veil of Discord, Eclipse, yep. Plus yung the Rot Damage, Ember Spirit is the choice. I think more stable than the Invoker, especially with the lineup of Geek Fam na medyo very offensive. Ang Invoker kasi medyo mag-farm pa ng konti before being online. Pero ang Ember Spirit talaga, if you're picking this, you want to go talaga every chance that you get against the TNC Pro Team. So Sabi dito ni tropang, ano to? Panda Bay. Wow. Na swap daw maganda din daw. Ang problema kasi kapag nag-swap ang Rubik, parang patay ka na pag pumasok ka sa ganyan lineup eh. Hindi kasi siya katulad ng Vengeful Spirit na magandang stats. So hindi siya masyadong innately ang Vengeful makulat. Kasi mataas sa armor. Taas armor tsaka may konting HP rin. So hindi siya, kaya siya medyo nagsusurvive pa rin. Yappy. Ang Rubik napakalambot niyan. So, okay lang din. Ayun. Ano team mo, Boss Butters? Ang minamanage ko po ng team ay isang team sa kabilang laro. Although, ang main game ko po, Dota 2. Ay, hindi pala tayo kita. Hindi na tayo kita. Ano ka ba? Hexed. But anyway, let's introduce our team habang bumibili sila dito ng Wards and Smoke. Kuku, sa side ng TNC Radiant side. Ito na. Bloody Massacre Productions, Kuku, sa kanyang Shadowfin, Rio, sa kanyang Vengeful Spirit, Raven, Juggernaut, at si Team, sa kanyang Ogre Magic, lastly, Sam A, sa kanyang offlane na Slardar na and nasa likod. At for Smoke, the side naman ng Geek Fam, it's Crimson on the Rubik, Seonix on the Luna, Velo as the Legion Commander, Rogi on the Pudge, and Teehee.
The Filipino pride. Mga kaibigan, on the Ember Spirit. And the mid lane matchup, I think would favor, pero the smoke is here. They could pick off to si Ember Spirit, but yeah, okay. Pudge na lang siguro ang pambot, pero hindi na maabot to. So I guess that's not so much of a wasted smoke. And another block dito sa camp na naman sa offlane. Alam naman natin, ang dire side kasi pwede mag-pull dyan eh. So side sino daw mas gusto kong lineup dito? Well, it depends eh. Kung clash-based ang gusto natin dito, mas papaboran ko sa early game itong Geek Fam. Oo. Meron silang kit, meron silang Eclipse, meron silang Veil of Discord coming out from this Ember Spirit kung makukuha man niya. And for the side naman netong TNC, if ever magkaroon ng late game dito, tingin ko yung Vengeful Spirit pwede na mag-core dito eh. Yes. And he can match up well against the heroes of Geek Fam. Although, ang takot ko kasi dito, this is again a Luna game, isa sa mga pinakamalakas na late game heroes sa meta natin. So TNC, team fight wise, may palag sila pero yung Geek Fam kasi mas malakas talaga yung firepower nila dito. They have the Eclipse, they have the Dismember, Ember Spirit also. So actually, alam mo kung bakit kasi nabi yun. Maganda din naman ang kayang i-dish na damage netong TNC. Ang problema, kailangan nila bantayan, eto si Pudge. Pero mamaya na yan, Tihi dito. Nag-aasim. Uy, nagtanim ng puno. Tapos kinain. Tapos kinain, syempre. Hindi, alam nyo ba, alam mo ba kasi yun? Kasi may added yun eh. May add yun sa tango kapag ka ikaw kumain ka ng cinnamon mong iso. Yeah, actually, it's double the duration. Yun yung nangyayari. Mas matagal. And kaya, di ba, mga mid laners ngayon, nangihingi na, sila ng pull tangos. Yung pull tangos, yung problema dyan, may cooldown, di ba? Malhaba yung cooldown. Pero si Tihi, nagkakamali ng dinadaanan dito. Oh, raise. Tingnan natin, raise the roof. Let's see the searing chains. Medyo swaggy. One more lasset. Oy! Tignan natin, tutumba ata sa Ignite to. Hindi. Flame guard is there. And that's right. At hindi natutumba dito si T. Medyo calculated T. Pero going back to sa sinasabi natin, the pull tango sa binibigay sa mid lanes ngayon, yung cooldown niya ni mahaba. Hindi yan katulad ng tango na pag binili mo, mahaba cooldown. So, ginagamit ng mga pro players is to use that Ironwood branch. Tapos yun yung kakainin nila. Double yung duration. Mas sulit yung binibigay na tango. Pilipino-Pilipino tapatan to. And ito yung magandang story dyan, mga kaibigan. The old TNC mid laner going yes, up against the new TNC mid laner. Pero eto na, mga kaibigan. Searing Chains. The hook is here. Rot, mga kaibigan. At eto na ang problema mo, Kuku. The rot to the flame guard. TNC Kuku goes down and nagwagi sa unang pagtutuos. Ang mid laner dati ng TNC. And with the help of that Pudge, securing that Searing Chains into Pudge hook is very strong. Tapos meron pa kapang Rot and Flame Guard. So a lot of damage and control for Geek Fam here. At ganito gamitin ang Pudge. Magnet ka agad ng early kills. Ito yung sobrang nami-miss out din ng mga teams ngayon kung paano gumamit ng Pudge. Nakita naman natin kanina, execution, hindi sila masyadong successful. Velo dito, matapang siya. Alam niya kung nasa, hindi niya alam kung na nandun yung Pudge. If ever na, alam niya na nandyan yan, medyo mag-iisip siya. Pero, kaibigan, dito Rio will throw the magic missile, pero eto na, hindi din naman sila magkaka-engage dun eh. Kasi nga, kailangan talaga kasi sa Pudge, yung medyo gugulati mo sila, yung tipong mabilis ang patay. Pero wow, naka-isa dito. Answering with his own, it's a solo kill. Siya daw ang tunay na mid. Nagkaroon na suntukan. In terms of, in terms of 1v1 engagements naman kasi, medyo lamang din ang SF kasi pwede niya ma-overwhelm yung flame guard using a lot of raises and then his right click potential, talaga mas malakas yan. Pero ito, yung kanina kasi kaya lang naman napatay ni Tihi si Kuko kasi dalawa sila. Pero in 1v1, wow. Hindi natin nakita kung ano nangyari. Hindi kasi, pero, ano, yung flame guard kasi, magic damage, and especially against the Shadow Fiend, may raises siya. Tatlo raises niya dito. If ever wala ka pang remnant, hindi mo kayang pasukin si Kuko dito na hindi ka nababatuhan ng race. Unless na lang sobrang may haste ka. Pero eto na naman, mga kaibigan, Kuko dito getting engaged upon. Pero eto na, the flame guard is here. Teams will try to help, pero wala talaga the rotations. But the body blocks from Tihi helping his teammates there. Wow. Well, maganda ang dual nitong ano ah. Duo nitong Ember Spirit at Pudge. Tingin mo ba ito yung kulang sa ano, PH teams? Na hindi nila na-utilize yung ganung
aspect ni Pudge na pwede kang pumasok lang doon, mag-rot ka lang. Definitely. I think that usually, especially sa mga pub games, lagi nakadepende sila masyado na mag-land yung hook. Alam naman natin, mas maganda naman kasi, si Pudge kasi makunat yan. Pero at level 1 lang yun. At level 1. Kapag wala ka pang hook, i-utilize mo na kung ano yung hit na meron yung hero. Kapag in the laning stage, particularly, si Pudge makunat siya talaga kasi even mataas pero ito na naman mga kaibigan, the cameraman productions. Although kapalit that support for a mid lane, you'll take that trade any time of the day, and medyo logi doon si Kuku at I think that's his third death na. 20 last hits pero mamatay na siya dito. Ayan, 2-3 ang kanyang scoreline. Although nakakill pa rin siya, decently trade pero in terms of last hits. De, pero ito mga kaibigan, Roji dito with the hook. Roji being aggressive dun sa buong mapa. Whew. Alam mo yung presensya niya sa buong mapa, ramdam na ramdam. Definitely. Ito yung Pudge na hindi mo pwedeng hayaan. Magkatabi sila dyan, nagbabanding lang sila. Wala yung Pudge na dito talaga, just doing work, putting pressure all over the map. Roji showing us how to play that Southeast Asian. Pero ito Pudge na naman, another rotation with hindi pa tapos. Crimson naman ngayon. Mm-mm. With, meron pa siya at least one hook na pwede ma-dish out. Of course, meron din siyang, pero ito, at mas mapadali buhay niya dito kasi meron na siyang Rubik na tropa. Teams, tingnan natin. Maganda yung pag-avoid. I think na pero I think they will catch ano dito, Slardar dito. Si Slardar ang mahuhuli dito. Si Sam H ata mahuhuli dito, pero wala, babak na sila at wala silang makita. Wala silang makita. At ito na, okay. Si Kuku, nakakaramdam na siya dito dahil tatlong na rin beses siyang namatay. Eh, nakakalata siya pero baka makuha pa siya. Although, mas patan na sila ng TNC dito. Kuku dito, utilizing the jungle. Yep. So, medyo dalawang may tatlong beses ka na namatay. Oo. Para makabawi. Yun yung bawi mechanic, yung comeback mechanic niya. Yung raises on the newts. Uh-oh. Mas magiging effective siya doon kasi tatlong beses na nga siya pinapatay dito. Pero tatandaan natin for Geek Fam, hindi yung clean kills talaga eh. May point kasi na tinatawag na share of XP kapag kadalawa kayong gumag. Ang ginawa kasi ni Kuku kanina, mag-isa niyang pinatay yung si Pudge at saka yung Ember. So hindi sila ganun kalayo in terms of level. And if, I think, yeah, hindi naman talaga sobrang famine dito. Although this is a two-man connection. Pero baited dito ang Ember Spirit. Tihi dito, trying to fight this out. He has the remnant and he will get out. Saan po base ng country ang Geek Fam? Malaysia based. Three of their players are Malaysians. One is Korean. Korean ba isa? O, Korean. Si Velo. Raven, mga kaibigan. Totong bata. Hindi. The healing ward. Yeah, will si save Velo. His life. Velo is from MVP Phoenix. MVP Phoenix. And Tihi, of course, formerly TNC member. Filipino yan. Ano bang, ito yung TNC para sa kanila, ang kailangan lang nila iwasan dito is yung hooks ng Pudge and yung rotations ng Pudge. Okay. Nakita naman natin kung gaano, pagka nagawa mong passive si Pudge, kahit sinusubukan niya talagang humook, kapag ka nagawa mo siyang i-weather, hindi mo siya nabigyan ng kill. That's true. Nakita niyo yung execution kanina, walang ginawa yung Pudge. Although yung high ground capability nila napakalakas, pero yun lamang kasi sumobra na eh. Tama yun. And one thing you have to do against a Pudge is to ward correctly. Nakita mo, dahil si SF dito, si Kuku, hindi na siya masyadong pa-press ng network. Hindi, nga mo, di ba, tatlong beses siya namatay because of those hook and rotations dun sa mid lane. Nakita mo, defensive wards ng TNC, dalawa sa mid lane, sa mid drop. So, they're getting emphasis na rin dito sa farm ng SF, which is tama naman nilang gawin. And right now, nakita natin, even with dying three times, top of the net worth. Pero ito mga kaibigan, Rior, Tihi dito trying to kill his former teammate ba to? Si Velo. Hindi siya from Korea, pero yung team niya dati kasi MVP. From Korea. So, Korea based. Oo. Australian, Malaysia based sila. Tama yan. Tama naman yan. So, ito na mga kaibigan, Kuku dito with the rotations. Hindi alam dito ni Velo kung anong ginagawa nila. Hindi rin umano. The Requiem is here! Tatama kay Velo! And tignan natin, he will wow go for the duel. Wala. And easy pickoffs there for the side of TNC. And even though namamatay si Kuku. Tingin ko kasi sa totoo lang kung bakit talaga nagtatrive ang TNC ngayon. Si Kuku kasi kapag ka na-behind siya, although hindi natin siya lagi nakikita na be-behind eh. Ang ginagawa kasi ni Kuku, if ever ma-behind siya,
tinatry niya maging explosive sa ibang lanes. Hindi lang siya, hindi niya sinusubukan makipag-duel. Sabihin niya, okay, lamang na sa akin to. Pero may mga ibang lanes na kaya tama kong bulihin. And I would just like to, magandang pag-usapan din natin niya. Kasi ngayon nga, na-interview ko, di ba, yung TNC. Tinanong ko kay Raven, paano ka naging most consistent carry? Ang sabi niya, di ba, makapag-farm sila. Tinuruan daw sila ni Jamie, at especially ni paring Mushi, kung paano mag-farm efficiently. Tapos yung mga natutunan ni Raven, tinuturo niya din sa mga teammates niya. Kaya nakita natin ang TNC. Pero ito na rotation coming up from TMC. Si Yonix dito, ang auto ng tutumba, and Assam H will live. Okay. Hindi pa siya namatay doon. So, Luna, pick off. Maganda talaga yan. This is very nice for the side of TNC getting that kill on the carry of Geek Fam. Pero nakikita niyo mga kaibigan, Tihi dito getting yung si Kuko dito namatay siya tatlong beses. I think mamamatay pa siya ng isa dito pero hindi. Magkakamali ng daan. That Rior! Hook? That okay. Hook coming up from Roji. Pinalayo niya pa and Rior using the trees to his advantage. Tignan natin kung tutumbo siya dito and he will go down. Sam H dito and the crew susubukan tumulong pero wala na silang abutan. And Sam H will just farm the lane. Hook? Pero another hook coming out from Roji. The quick two man sit in crush. Tihi dito going in, trying to kill his former teammate. And Velo will secure the kill. Pero Sam H getting the kill on Roji. Teams naman dito sumunod. Nag-audition na sila. It's the boys. I want you, mga kaibigan. Rio na naman. Ay, naku. One by one audition na po, mga kaibigan. A duel kill going out. It's for a disaster. Velo, disaster. That's the first duel win for the side of Geek Fam. And makakuha pa sila yata ng sa tier 1 tower dito. Maganda ang rotation sila. I think that's a smoke gang committed. Tapos nag-TP na rin yung the rest of Geek Fam. And marami sila nakuha dito. Iniwan nila yung sa Luna sa top. Kailangan mag-ingat ang TNC dito. Yung Legion Commander na nakakuha ng duel kills. Alam natin na yan yung hindi mo pwede ibigay na. Kasi pwede siya mag-resort na lang to the tanky builds eh. Na huwag na siya kumuha kasi yung mismong damage niya nanggagaling na sa duel niya. So ayun ang isa sa mga ginagawa dito and he can create, pwede siya maging creative din eh. Pwede siya mag blade mail or armlet, depende sa kung ano yung dynamic ng game dito. And I think that if the game goes later, blade mail is the pick up for that Legion Commander, especially against a vengeful against a Juggernaut. Alam natin, napakabilis na mataka niyan with a lot of base attack time, tapos nag-crit pa yan. So, if you have that blade mail, pwede mo siyang ma-burst down during the duration of the duel. Vongola X Primo, may dalawa po kasing variant ang SF. Ang SF na glass cannon, yung gumagamit yung Requiem, at yung Ethereal Blade, plus the races, yun po ang kumukuha ng dagger. Yun. Pero kapag kalalaban ng SF with the right clicks, ang kinukuha niya po is yung SB Shadow to the Silver Edge. Pero Velo dito, okay, with the press the attack, he will live. And I think one hit na lang siya doon, although meron siyang ding pa-item check kasi siyang, mabilis kasi siyang tumakbo because of the overwhelming odds. And let's talk about SF din naman. So, napaka Ati, medyo magkakaroon siya ng item check muna tayo ng onte. Tihi dito with the Veil of Discord. So medyo magiging maganda na yung team fight capability dito ng Geek Fam. Alam natin na ang Luna meron pa siyang Eclipse. Meron siyang Eclipse and overwhelming odds also. Malakas yung damage niya, tapos ma-apply pa siya na damage. Pero may Blink Dagger damage dito at mahuhuli niya si Rubik. No more save for you. And that's the first reveal of that Blink Dagger for Slardar. Eh, sulit agad. And I think, di ko alam kung bakit niya hinaras dito si Roshan. Bakit siya nagpapadamage? Ewan ko. Ba't kaya? But, hindi niya man lang inintay yung tropa niya, no? Wala, sabi niya. Malakas na siya, eh. De, pero, sige. Gusto ko, eh. Pero eto now, na, TNC. Now, taking the Roshan. TNC going for the Roshan. So ano yung sinasabi mo kanina? Sinasabi ko na Shadow Fiend. At level, ano kasi, level 20, pwede siyang pumili ng talent na plus 2 damage per soul. So, kung ano, meron kang 36 souls, 2 times 36, that's 72 damage na bonus. So, pwede mo makuha just after, ano pa yun ah, on top of yung original niyang bonus. So, ang mga Shadow Fiend ngayon, they're seeing now the value for that Aghanim Scepter na magbibigay sa kanila ng bonus souls. Kasi pwede mag-akit na yun sa 42, di ba? Regs Edit, this is just game 1 of the best of 2 series. So may game 2 pa tayo mamaya. And yun nga, Aghanim Scepter on SF is now viable even when you're considering a damage type na build. Kasi nagiging 300 na almost or more than
yung base damage mo off of those buff lang sa Aghanim Scepter tsaka yung talent. So, ano, usually nangyari sa mga Shadowfin ngayon, eh, right-click dependent. Pero Pudge will go down. Off-cam kill. Ito na mga kaibigan, Kuku. Dito with the Aegis, and with this Aegis, they will try to turn and get the objectives. Objective. Tower gaming. Mga kaibigan, yun lang ang gagawin dito ng TNC. Pero Geek Fam dito, hindi nila pwede maliitin because Tihi, meron na siyang Veil of Discord dito. Napakabilis ng towers for the side of TNC dito. And ayaw nila tigilan. Gusto lang talaga nila. Pumush. Pinapersa nila dito, Tori, and I think that if Geek Fam is too slow here, pwede pa sila makuha, especially with the Aegis. Oh, ito! Hook! Nandito na, pero may Aegis yan. May walang healing ward pa. Uy, nakita mo yung damage na overwhelming at stone. Sobrang dami. Healing ward stolen. Since wala naman na mangyari at mag-back na sila, I think it's time for the net worth graph. Yes. Direct, patingin ng net worth graph. Oh, wow. This it's a 4,000 gold lead for the side of TNC, while for the side naman ng XP, 3,450 na sa ganyan yan. Oh. Yung experience lead nila dito, and with only... I think most of their heroes are above level 6 now. Geek Fam also, meron din silang ultimates ready. And they smoked knowing that their power spike is decent against TNC. Marami silang kill potential dito. Pero even ito, with those underfarm TNC heroes. Just showing kung bakit sila nag-shine dun sa WestG. They are a very efficient team. They will get objectives once they see na meron talagang window para kunin yun. Yung Roshan kanina... Kung ikaw medyo dikit yon, kung ikaw normal team ka, hindi mo din iisipin kunin yun. But TNC dito being very ballsy, they go for that Roshan. And yung Roshan ngayon, magpipay off para sa kanila. Pero ito, Raven with the Blade Fury, hindi siya dismember. Yeah, I think Geek Fam was respecting there yung fact na may laban yung TNC in terms of team fight. And also, hindi masyadong in position yung the rest of the team. Para patayin, i-burst down si Juggernaut. Lalo na magic based damage yan. Weird ako, may VODs po tayo na tinatawag sa YouTube. So lahat po ng games and upload doon. Oo. So kung gusto nyo panoorin. Mineski TV na channel. Mineski TV, www.youtube.com/MineskiTV. So ayan. Shoutout sa lahat na nagpapashoutouts dyan. Gusto lang... Actually, nakakamiss yung ganito eh. Pero mamaya na tayo dyan. Pero ito, Geek Fam, mga kaibigan, trying to get objectives of their own. At alam nila yung TNC nasa top lane dito. So they will answer with their own objective. And they're going to take this tier 1 tower. Pero TNC is poised to take the top tier 2 tower naman. Ang gusto na lang ipalit. And I think that TNC, kakonsita nila dito. Kasi mas maganda naman yung makuha nila. Tier 2 yan na tower sa taas. Alam naman natin, if all tier 2 towers are down, the next target for TNC naman ay the Shrines. Ayun na nga. Pero dito, Kuku, kung tier 1 lang ang nakuha nyo, amin, mas mabilis kami kumuha ng towers. Oo, grabe. We can easily convert towers with our Bloodlust, Vengeful Aura. The damage coming out from Juggernaut. SF and Juggernaut, yun lang ang kailangan namin. Pero dito, tingnan nyo, in terms of objectives, sasabayan ha, napapatipi dito yung Geek Fam. Yeah, I think they should kasi tier 3 tower na to. TNC yun naman ang goal nila eh, pinapabalik lang nila lagi yung Geek Fam. Para din, makakreate sila ng space for both SF and Light, alam natin, and the Juggernaut to farm. And inflating na lang yung net worth na meron sila. Nakita nyo, top 2 net worth, 10k. Almost, more than, I think that's 3,000 net worth ahead of the carry nung Geek Fam. So, mayaman talaga dito ang SF natin. Pero tatandaan natin, oh, ano yun? Namatay ng 3 times to. Binigyan ng pressure, pinag-rotate, pero Kuku dito just being explosive, not only in the mid lane, but in other lanes as well. So ito yung nagiging factor dito for Kuku kung bakit siya yung isa sa mga successful na mid laners sa Pilipinas. And with a lot of discipline, and ang ginagawa kasi ng TNC dito, kapag alam nila na may nalulugi na hero, it's either magro-rotate sila or mag-allow sila, magbibigay sila ng stacks, ng jungle camps, para makapag-farm kung sino man yung lagi namamatay na hero. Wala, para may comeback mechanic. Tinan mo yung ginagawa dito ng TNC. Ito yung ano eh.
dito mo man, actually sa mga pro games or sa tumali ka ng tournament, ganito mo sila makita maglaro eh. They'll just get the towers, wala silang pakialam sa kills. Ito yung strat na ginagawa nila na kapag ka, huwag natin patagalin yung laro para may pahinga tayo. Pero ito yung ginagawa ng TNC. Very efficient gaming and napakaganda ng movements nila around the map. Kumbaga, if ginagawa nila, i-bait out nila yung TP rotations from the Geek Fam, kumari mag-push sila, and then once na nakita nila may nag-TP out, TP in para mag-defend nung tower na yon or nung barracks na yon, mag-TP out lang sila, mamba out na sila. Well, actually, Daimaro, ano yan? Sinasabi niya kasi dito na SF daw yung mabilis talaga mag-farm yan. With the pressure na binigay sa kanya kanina, hindi ganun kadali mag-farm. Hindi, at kung tutusin mo, kung magugubat ka, hindi ikaw yung top ng net worth na yun. Naging explosive talaga siya. All lanes, talagang lahat converted. Inviru nakapulot siya, Requiem on LC, ganun. Sumabog talaga siya sa buong mapa kanina. That's true. SF, mabilis mag-farm yan, lalo na kung maganda start. Pero si Ku, kung hindi maganda start niya, na pressure yan agad, 3 deaths agad to his name, Hindi madali ganyan early game dito. Spot ni Luna. Omnislash on the Luna. Luna dito. Iba yung na-hook ni Pudge. Press the attack. Dito, binigay. And they will just back out. Mamba out for Mamba TNC. Out for TNC. Kasi hindi na rin. And very disciplined din eh. I thought that they will commit more heroes there to kill that Luna. But seeing na nandun yung Rubik. Pero ito. Samage. Wala. Ano lang. Zoning out the heroes of Geek Fam so they can't defend the tier 2 tower and they will take that tower and immediately shrine agad. So okay lang din. So dito TNC just playing very efficiently, playing very intelligently and tama. Disciplined. Alam nila na yung towers kailangan nila kunin dito. SNY coming out from the SF. So dito susubukan na nila tapusin ng mid game. To hindi ka kukuha ng SNY sa SF na hindi mo pinaplano na tumapos. That's true. Ng mid game. Oo, kasi alam naman natin Sangge and Yasha very mid game oriented na item. And kapag umabot kasi sa late game, medyo sayang siya as an investment. So you want to end the game as early as possible if you're using that Sangge and Yasha on a very important hero which is the SF. And I think they will. Pero, interestingly, nag-Midas si ano dito. SNY Scuddy daw yung bubuhin nila dito. Well, actually, tama naman. Okay lang. Parang okay lang. Sa mga classic din. Pwede din siya mag-BKB dito kung tutusin para hindi na siya tamaan nung Eclipse at saka nung ano. Oo. Nung burst neto ni Ember Spirit. Oh, yeah. I think, ang mindset dito ni Koku, he wants to have a little bit of HP and of course, a little bit of right-click damage from the Sangge and Yasha. Para Ul, mixture of both, Ul, kumbaga. Parinig daw ng ungol mo. Umungol ka na. Umungol ka na. Di, pagbigyan mo na sila, ang tagal na nila. Pag ma-practice muna ako kasi wala pa ako. Naubos na boses ko eh. Isang ungol daw, Ul. Alam mo, mamaya na yan. Pag ma-practice muna ako. Ay, nako. Ay, nako. Ito. Naspatan sila dito. Nasa magkabilang camp sila dito, ha? Pero nahuli din kasi yung ano nahuli sila ng ward. Ay hindi, ano lang nakaramdam lang ti TNC. Wala silang vision doon, no. Meron ba direct? Wala no, oh, pero nakaramdam lang. So TNC dito, Geek Fam forced to go back and the swap coming up from Ember Spirit yun. Ember Spirit dito may buyback siya pero tignan natin kung anong magagawa niya. Magbabuyback pa siya or will they so give this tier 3 tower? I think they will get this tier 3 tower at least. At mo ang this is disastrous for Geek Fam. At mo ang melee barracks pa makukuha. Matapang-tapang dito ang ay na nga nakaisa sila na tor na barracks. Very important kill. Ang ganda nung initiation nila this Ember Spirit. I think Geek Fam hindi masyadong ready. Nandun yung Vengeful para makapag-swap. Tapos sa stun lock dun sa Ember Spirit, namatay siya agad. Nag-commit siya ng buyback pero hindi nila na-defend yung tower nila. Masyado siyang late na nag-buyback. So, sabi dito ni Shin Desen, noob question, bakit po every time mag-execute sila ng attack, kumagalaw sila din, attack again. Meron po kasi tinatawag na attack animation. Na eto ha, one point lang din to. Meron tayo tinatawag na attack animation. Pero mamaya na yan, Kuku dito. Trying to go for the Requiem. It will hit. Pero tignan natin, Velo dito will go down. At balik tayo doon sa point.
sige. Na tinatanong dito yung Shinsen din, bakit po pagka po paano sila gumagalaw sila? Oo. Meron po kasi dati nung Dota 1 na tinatawag doon yung stop attack. Kapag kapalo mo or book daw yata doon nila. Pag kapalo mo, isa-stop mo agad para babalik na agad yung SF sa unang formation niya. Tapos makakapalo siya uli. Nawawala yung pagbaba ng kamay niya. So mas bumibilis yung attack animation mo. Ganto, ang ganto kasi yan. Ang isang attack animation, meron, di ba, attack animation, tapos may backswing na tinatawag. Mm. Ang backswing, yun yung kinakancel mo. Kasi meron yan, sobrang late na seconds, pero very important sa early game, bago ka pa mag... Siyempre, pag sobrang bilis na ng attack speed mo, sobrang minimal na ng backswing na yun. Pero yun nga, di ba nakita nyo, attack and then move, kasi may backswing. You want to cancel yung backswing animation. Ngayon, isa lang ang hero na zero ang backswing. Alam mo ako sino? Sino? Magulat ka, si Jolina. Oh, siya lang wala, sa bagay, wala. Backswing pero ngayon. Pero kaya kung mapansin nyo, parang nakakapagtaka si CM kapag medyo nalilate, medyo late game na, parang ang bilis niya kumatake ng for a support. Kasi wala nga siya nung backswing. At hindi niya kailangan tumigil-tigil ng pag-attack. So, yun yung mga dahilan sa pagtatanong mo. Yun. Ayun nga. And at the same time, mga kaibigan, meron din kasi meron ko din kasing punch ditong yung Geek Fam. Mm-hmm. Na kapag ka ikaw, tumayo ka lang sa isang pwesto at hindi ka nagagagalaw, madali ka mahook. Yun din isang ano. Isa sa mga bagay din. Parang ano, sa, di ba, Counter-Strike, di ba? Kapag mabarin sila, hindi naman sila nakatigil na totally. I mean, tumitigil sila, pero tigil, atake. Tigil, attack, tapos galaw. Parang ganun. Mm. Saan kami kampi? Siyempre sa TNC. TNC. TNC kami dito, sila yung Pinoy. Basic. May Pinoy din sa Geek Fam pero may mga ano dyan ibang dugo. May ibang dugo. Pero sige, pag syempre, pag naging successful ang Geek Fam, ano na tayo dyan? Congrats. Mm. Kasi nandyan si parang Tihi. Mm. Na dating. Basic Dota 101 daw sabi ni Mongi. Yan o. Pang tier 1 ang galawan ng TNC, tama po. Pang tier 1 po talaga ang galawan ng TNC. At ayan ang binigay ni Demon sa Pilipinas bago siya umalis. In nga, di ba na-interview ko nga sila going back? Talagang marami daw ang... Dahil kanina po sinasabi ng interview, sino ba kasi sa kanila? Diyos ko naman! Ay, nako. Well said daw dahil doon umuwal na ako. Nako, wala, maubos na kasi tayo ng boses. Eh, medyo mahaba pa ang linggo natin pagkakast. So, ano muna, conserve. Pero di ba, ang TNC, what they learned daw na kay Jimmy, na nagpataas ng level nila. Dati daw, hindi sila, quote-unquote, marunong manalo. Mm. Parang hindi sila marunong mag-close out ng games. Yun yung problema ng teams, ng PH teams. Marunong sila lumamang, pero hindi sila marunong mag-close. Yun, definitely. So, yun daw, ang napansin parang, daw... Parang yung mga tropa mo yan. Marunong pumasok ng college, pero hindi kaya tapusin. Marunong magtapos, oo. So, yun ang problema. Ang ginawa daw ni Demon, tinuruan sila kung paano mag-high ground, mag-maneuver around the map, para matapos nila yung laro. Ayun. Ayun na nga mga kaibigan. Pero ang score natin ngayon is 10 to 7 mga kaibigan. Eto na, lamang dito ang TNC. This is only game 1. At para sa mga bagong nood, don't forget to share the stream link. It's www.twitch.tv/MeneskiTV. Pero mamaya na yan. Uy, taunted mga kaibigan. And the swap. Dito na si Tihi. Susubukan niya bumalik. And LC will go down armlet toggling. Nagkamali siya ng tansya. Dito, Scotty Pippen, mga kaibigan, pinagpapalo dito. Omni slash. Si Sionix at si Crouchy dito will go down. All the pressure na pinato ng Geek Fam in the early game. Parang wala lang. Sayang ang effort. TNC dito will probably take game 1. Game 1 indeed. And very disciplined there. GG is called. Disiplina ng TNC ang nagpanalo sa kanilang game. Laging tatandaan mga tropa na pugo pa ang SF nito sa laning phase. Pero siya pa rin ang nakabawi at nakabangon at 28 minutes lang ang tinagal ng Geek Fam. So yun na nga mga kaibigan.